Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay December 13, 2024, Biyernes, at ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Lucia, isang dalaga at martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 48, verses 17 to 19. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon ay Biyernes ng ikadalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon at kapisahan ni Santa Lucia, dalaga at martir, na mas pinili na sumunod sa ating Panginoon, ialay ang kanyang sarili kaysa pasakop po sa mga ipinag-uutos ng mga tao, ng mga leader ng mundong ito, na siyang magandang mapagnilayan natin din mula sa ating unang pagbasa sa pahayag ni Propeta Isaías, na sinasabing kung gusto natin umunlad, kung gusto natin umayos ang buhay natin. Sabi dito, ako ang Panginoon mong Diyos at tuturuan kita kung paano ka umunlad. At ang dito, na sinasabi nga ay kung susunod lang ang tao sa utos ng Diyos, talagang uunlad at dadaloy ang pagpapala ng Diyos. Katulad ng isang ilog na hindi napuputol, hindi natutuyo ang kanyang pagdaloy. Ganun ang napapala ng isang taong marunong sumunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Maganda po na sa puntong ito ay mapagnilayan natin kung gaano nga ba tayo naging masunurin. Kadalasan lang po ay naiiwan tayo sa pagrereklamo at tinitingnan natin yung mga bagay na hindi pa naibibigay sa atin o sadyang hindi binigay para sa atin. Kaya't madali sa atin ang magdamdam, magtampo sa Diyos. Pero ang tanong din ay, tayo ba ay nagiging masunurin? Diba? Katulad nga sa mga magulang, diba? Napakadali sa magulang ang magbigay ng request ng kanilang anak kapag nakikita talaga nila na nagiging masunurin ang kanilang anak. So ganun din tayo sa ating Panginoon na siyang ating tinatawag na Ama. Na dumudulog tayo. So sikapin din natin na bago tayo lumapit, kumbaga, anong mukha ba ang iharap natin sa Kanya bago tayo humingi? Kasi, gaya ng sinasabi dito, itinuturo na sa atin kung paano tayo uunlad. So, sa estado ng buhay mo, halimbawa, kung ikaw ay may asawa, sinusunod mo ba ang utos ng Diyos na mahalin mo, ibigin mo ang iyong asawa, huwag siyang sasaktan? Kung ikaw ay magulang na, bilang magulang, sinusunod mo ba ang utos ng Diyos para na maging isang magulang? Bawat estado kasi mayroong utos ng Diyos. Sa anak, sinusunod mo ba? Ginagalang mo ba ang iyong mga magulang? Tapos, kaya nga maganda na masagot din natin ito para masagot din yung tanong kung bakit ba nagkakanda loko-loko ang buhay natin. Bakit parang hindi tayo umaayos, bakit hindi tayo umaasenso, baka lang. Ito yung isang magandang bagay din sa ating unang pagbasa na paanyayang. Tingnan mo, maka lahat naman ng hindi magagandang nangyari sa buhay natin, nag-uugat doon sa ating pagsuway sa mga utos ng Diyos. Lahat naman, sinabi na naman sa ating yung pinaka-foundation nga, yung 10 utos, huwag natin gagawin ito. Pero gaano ba natin ito mas inahalagahan o gaano natin sinisikap na masunod ito?
Kasi ang pangako dito no, ng Panginoon, kapag tayo ay sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos, uunlad tayo at ang pagpapala ng Panginoon ay aagos sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po natin.